Hello mga lalabs, mga vayots, good morning, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, saan man sulok ng mundo. Mega love, shout out. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. Mga lalabs, mga vayots, maraming salamat. At sa mga kapwa ko po, FWs around the world, hello. Mega love, shout out po sa inyong lahat. So yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga vayots, ay yung kasinungalingan po ni Rafi Tulfo dahil dito sa maraming mga PME years na ngayon ang nagkaroon ng parang campaign signature or ano ba. Kinundi na po si Rafi Tulfo sa pamamahiya niya dati sa isang sundalo na nasa Bakbakan sa Cotabato area na kung saan ay may syuta na pumunta kay Tulfo dahil nanghingi tulong dahil parang hindi na yata siya pakakasalan. So tinawagan ni Tulfo yung tao, yung sundalo na yun na nasa battlefield, nakikipagbakbakan doon. So ngayon, dininay po yon ni Rafi Tulfo dahil maraming lumalabas nga ngayon na mga tawag dito. Yung may survey daw na nangunguna si Rafi Tulfo sa mga sa trust rating, sa rating sa kung sino yung tawag dito. Mananalo o mataas pagdating sa presidential election sa 2028, which is hindi yung totoo. Bakit? Walang nagawa si Tulfo bilang senador. Ano nagawa ni Tulfo? Mayroon bang batas nagawa si Rafi Tulfo sa pagka-senador niya para magpakinabangan ng taong bayan? Wala. Puro lang siya pambobole ng mga taong iniimbestigahan nila dyan sa tawag dito. Senado, dahil hindi man siya pwede i-demanda dahil covered man siya doon ng ano ba tawag, nakalimutan ko na tawag doon, ay ng parang unity din, no? Hindi siya pwedeng ano yun, kung i-demanda man siya, dyan lang po sa Senado, sa Code of Ethics lang, so useless, no? So yun, dininay niya yun, fake news daw. Hanggang natin muna ha, dahil nag-deny siya. So pakinggan po natin ito mga lalabs, mga vayots, hindi po natin ilabas yung mukha dahil alam naman natin si Rafi Tulfo ay nangangapi right din yan. Sa laki na ang kinikita, nangangapi right pa yan, eh mukhang may pera din. Dali lang. I'd like to make a statement. This will be the first and last statement that I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. Una sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, huwag niyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Nagkiusap po ako. Especially sa 2028, please huwag niyo po isama ako dyan because wala sa utak ko po yung 2028. And it hurts me actually na... Wala daw sa utak niya yung 2028 election, tatakbo siyang senado at presidente. Sinungaling po si Tulfo. Matatandaan ninyo, bago yung 2022 election, dapat vice presidente ang takbuhan ni Rafi Tulfo eh. Titikit siya kay Manny Pacquiao that time. Matatandaan ninyo, sa kanyang programa sa Rafi Tulfo in Action, binibilang niya ilang buwan na lang. 9 months na lang sabi niya, mag-aaway na ang magsasalpukan na ang 16 million at ang 42 million daw. So anong ibig sabihin nun? 16 million to 30 supporters. Dahil anti-Marco, anti-Duterte man to si Rafi Tulfo eh. At yung 42 million daw niya na supporters. Dapat ano siya doon eh, mag-vice presidente ni Pacquiao. Pero nagbitaw siya ng salita na hindi daw siya tatakbong vice presidente. Pinangatawanan na lang niya yon dahil lumabas sa bunganga niya eh. At kukuyogin siya ng kanyang mga supporters mismo. No? Pagtawanan din siya ng ibang mga supporters. So, ang ginawa niya, tumakbo siyang senador. So si Manny Pacquiao na nga pa that time kung sino yung kanyang makuhang running mate, kaya si Lito Atienza. So yung kanyang sinasabi dito na hindi siya, wala siyang planong tatakbo pagka presidente sa 2028, malaki po yung kasinungalingan where in the first place, nung 2022 election, 2022 election is
Vice Presidente sana ang takbuhan niya, ang kapal ng mukha. Hindi nga siya dumaan pagka barangay captain, hindi siya dumaan pagka councilor, pagka mayor, vice mayor, or kung ano pa, governor, congressman, wala. Vice Presidente ka kaagad ang kanyang takbuhan eh. Nabuking lang. So, hindi na pwede paniwalaan ang tao ito. Napakasinungaling ito. Umpisa pa lamang tayo, itong administrasyon, baby pa lamang, pinag-usapan na natin kung sino maging kapalit sa baby na yan. No, we should be talking about how we can support this administration going towards its goal hanggang sa ma-achieve it pagdating ng 2028. Pagdating ng 2028, that's the only time that we have to talk about kung sino ang karapat-dapat na At sino nga ba yung nagpakandak ng survey na yan? Dahil walang magsosurvey kung walang magbabayad. Either ikaw or mga kasamahan mo diyang politiko or nasa kongreso. Unang bayan, anong nangyari? Sa unang taon pa lang ng administrasyon ito, pinag-usapan agad natin kung sino maging kapalit. Bad, wrong, mistake, error. Yan sinasabi ko pala rito. No good. Kasi unfair naman sa administration na ito. Who's doing good? Who's doing good? For me, the present administration, PBBM, is doing a very good job. Talaga? PBBM administration doing good job? Sa halip Rafi Tulfo ngayon na nagmahalan ang petrolyo, ay ngayon na sunod-sunod ang pagmahal ng langis sa Pilipinas, tumaas ang ating inflation, tumaas yung bilihin, bigas, etc. Tapos ngayon sasabihin mo yung Bongbong Marcos administration, he's doing good job? Piste! Talagang napaka-plastic mo. Ikaw, dahil may pira ka, nasa Senado ka, mayroon kang billions of MOOA, mayroon kang kita dyan sa iyong Rafi Tulfo in action, sa pamamamahiya mo sa mga taong pumupunta dyan, pag mag-trending, bigyan mo lang ng kapiranggot, malaki yung sayo. May pira ka, pero yung mga pobre Rafi Tulfo na ginagamit mo, wala. Tim, ang nangyari, pinag-usapan agad natin kung sino maging kapalit. Gumagawa tayo ng survey na kaya sinasabing yan. Ito ang maging magandang kapalit after him. Don't. Let's support this administration. Kung ano yung mga pwede natin maitulong, lahat tayo magkaisa para sa ating bayan to. Okay? Now, number two. Kung hindi kayo pwedeng pigilan, eh yun talaga ang trip ninyo. Please lang, huwag niyo po ako isama. Maglagay niyo lang kayo ng mga ibang pangalan dyan. Please, huwag niyo po ilang isama. Kasi pag sinasama niyo ako, dito may nagkakaproblema. Nagkakagulang marami. Supporters ko, supporters ng iba dyan, nag-aaway-aaway. Ngayon, kung ano na mga story ang lumalabas against me. Ayun. Kung ano na klase mga fake news ang lumalabas sa akin. Ayun. Dahil naungkat yung nangyari doon sa sundalo, sinasabi niya ngayon, fake news daw against him. Fake news ba yun, Rafi Tulfo? Na binaboy mo yung sundalo doon sa Rafi Tulfo in action mong programa? Hindi ako kumitingin ng YouTube, Facebook, TikTok dahil palagi na lamang pagpuna tungkol sa akin. Wala nang akong mabuting ginawa, kundi po... Eh, wala ka naman talagang mabuting ginawa. Yun na nga lang doon sa ano eh. Sa iniimbestigahan mong PCSO, sunod-sunod yung nanalo saan na? Yung panluloko, pambababoy, pambalasubas ni Liza Marcos at saka ni Mel Robles doon sa mga mananaya. May ginawa ka ba? Wala. Nung pinaratangan ka ni Maharlika, na ikaw ay tumanggap di umano ng 1 billion pesos mula kay sa PCSO, mula kay Mel Robles at Ma'am Liza Marcos. Tahimik ka. Hindi mo siya dinibang. So ibig sabihin nun, silence means yes. At baka sobra pa doon. Mali. Simula kasi nang lumabas itong mga survey na ito. Nung wala pa itong mga survey ito, nakapagtrabaho naman tayo. Although ngayon kahit na may survey yan, kahit na ano pa man yung mga lumalabas sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Nakapagtrabaho ka nga ng maayos, maayos yung pamamahiya mo sa mga tao doon sa Senado, na hindi mo nga binibigyan halos ng pagkakataon na makapagsalita. Lagi mo dinidibang kaagad. Kapag nagsalita ng tinatanong mo, sinasapawan mo kaagad. Dahil gusto mo, mangingibabaw ka. Paano mai-explain ng taong iniimbestigahan ninyo yung mga pangyayari, yung mga problema, kung hindi mo halos bigyan ng pagkakataon magsalita? And take note, Rafi Tulfo, kala ko ba matapang ka? Bakit hindi mo pangalanan itong mga PMAers na kung saan ay kinukundina ka dahil sa pambababoy mo, pambabalasubas mo sa kapwa nila sundalo? O ito, fake news daw ha? Kinggan ninyo kung fake news itong kababoyan, kabulostogan, ka
kabalasubasan at kasinungalingan ni Rafi Tulfo. First class Raymond Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka, baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan, ha? Nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo, dahil duwag ka. Siguro, habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro, sigaw mo. Tingnan mo, dahil nirefuse muna ng sundalo, dahil nasa bakbakan nga siya, eh. Habang nakikipagbakbakan sila doon, kontra dito sa BIFF, eh, tinatawagan niya, tapos ni-refuse, tapos tinawag niya ngayong duwag itong sundalo. Di, ganito ka baboy, ganito ka balasubas ang pagkatao ni Rafi Tulfo. Hindi siya tumatanggap ng refusal, ayaw niya. Gusto niya siya ang masunod. Pa, mama, nandito ng kalaban, tulong mama. Ano nga? Oh. O dili kaya, nakatalokbong ka at nagdadasal, tapos tinatawag mo mama mo. Hindi, ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo siya, nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. Hello, Sir Rafi. Nagabiyaya ako, Sir Rafi. Pwede mamaya na, Sir Rafi. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya. Pagkatapos. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na pabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Opo. Nako. Critical yung mga kasama mo, baka mamaya merong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, salamat sa lahat. Gano'n Zagala, magandang hapon po, sir. Rafi, magandang hapon. Tingnan mo kung gaano siya kababoy magsagot doon sa tao. Alam niyang nasa battlefield eh, pero kinukutya ni Rafi Tulfo. So ngayon, namatay po sa gera ang taong iyon, yung sundalo. Dala na din yung sa kahihiyan niya at stress siguro, hindi na nakapag-focus doon sa gera. Kontra BIFF na bandido doon sa Cotabato area. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay PFC Raymond Canlog. Ito po, inireklamo sa amin a couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa kanya? Yes, Rafi. Kahapon, no? Noong July 29, about 5:20 ng umaga, itong unit ni itong 57th Infantry Battalion nag-operate, no? Nagkaroon sila ng encounter dito sa Barangay Penditen, Gatos, Salibo, Maguindanao, no? Okay. At ito nga ay nag-result sa pagkamatay ng dalawa nating sundalo, no? Ang isa doon, si PFC Raymond C. Canlog. Sa kanyang quest na di ba? Namatay doon sa gera. Namatay doon sa Maguindanao area dahil sa pakikipag bakbakan doon sa kalaban ng gobyerno. Ikaw, Rafi Tulfo, ano ba yung naiambag mo sa Pilipinas? Ano ang naiambag mo sa taong bayan? Huwag mong ipagmalaki, ha, na nakakatulong ka dyan sa Rafi Tulfo in Action dahil may kapalit ang tulong mo diyan, pamamahiya. Nabilad sa kahihiyan ang reputasyon pagkatao ng taong dumulog sa iyo humingi ng tulong. Yun na nga lang, PCSO, inaasahan ng mga pobreng mananaya na sinasabi mo para ka sa mga pobre, tumutulong ka. Nawala na nga eh, tahimik ka na. Hindi ka talaga para sa mga mahihirap. Hindi mo man maamin yun dahil bakit? Ginagamit mo ang mga mahihirap na tao para ikaw ay umasinso. Para ikaw ay maging kilala, para ikaw ay titingalain ng mga pobre. Hindi nila alam eh. Na sa paglapit niya sa Rafi Tulfo in Action mo, kapalit noon kahihiyan nila sa kunting halaga na nabibigay mo sa kanila. Wala eh. Tapos nakonsensya pa dyan si Rafi Tulfo. Dahil namatay yung taong sundalo na yun na tinawag niyang duwag. Kung may duwag, Rafi Tulfo, ikaw yon. Dahil mismong sa PCSO na lang, wala kang nagawa at hindi namin yan kakalimutan ang ginawa mong to. No? Kung may duwag, Rafi Tulfo, ikaw. Dahil bakit? Wala ka man lang nga ni isang batas na gawa pa dyan sa Senado para pakinabangan ng taong bayan, lalo na ng mga supporters mo na bumoto sa'yo. Anong ginawa mo dyan? Pambababoy sa mga taong iniimbestigahan ninyo. Yun lang. Puro ka lang umpisa.
Pero pagdating sa gitna hanggang sa dulo, pinapabayaan mo na. Ang sayo lang naman eh, grandstanding. Basta nakapagpaligaw ka ng tao dyan sa Senado, nasigaw-sigawan mo, okay na yun. Pero pagdating sa dulo, gitna hanggang dulo, ang ending nun nga, wala. Binibitin ni Rafi Tulfo ang lahat ng mga investigasyon sa Senado na hinahawakan niya sa gitna. Hanggang umpisa lang siya magaling. Pagkatapos noon, wala na. Example ko, ulitin ko lagi ang PCSO. Pagkatapos ng kanilang first hearing dyan sa Senado, nakipag-executive meeting siya kay Mel Robles, tahimik na. Pangalawa, hindi niya sinabi kung anong pinag-usapan nila. Pangalawang hearing, lumambot si Rafi Tulfo dahil according to sa puteng ahas ni Maharlika dyan sa Malacanang, nabusalan, natahi ang bunganga ni Rafi Tulfo ng 1 billion. Now, kumusta yung mga Tulfo natics na mga pobreng humahanga pa rin kay Rafi Tulfo na pag-akala ninyo para siya sa mahirap? Anong nangyari ngayon sa mga pobreng mananaya na walang hustisyang nakukuha mura sa idol ninyo? Wake up mga lalabs, mga bayot. Pagdating kay Tulfo, wala po siyang kwintang public servant. Yun lang masasabi ko talaga. God bless. Bye-bye.